Guys, good afternoon. Patuloy pa tayo sa ating part 2, how to learn, understand anything, school, teacher, and ourselves as student. Part 2 po, part 2. So patuloy po natin. So isasolve natin kung ano pa talaga ang problema sa ating buhay. O education talaga. Pag wala kang education, pag wala tayong senses, hindi tayo nakikinig, emotional tayo, wala tayong brain, wala tayong healthy lifestyle. Yung pera mo, magkakahirap tayo, pero hindi tayo nag-judge sa, sabi ko lang, pasensya na sa pagsasalita ko, mabait lang ako, pero expression ko lang talaga ito, pero mabait talaga ako. Pero, sensya na kasi, nilakasan ko lang yung boses ko para marinig nyo kung may ina yung background ko. So, ganun lang po talaga guys, merong background, so nilakasan ko lang yung boses ko para marinig nyo. So, ito po guys, ganun po. Ito ako, gabi ah. Yung sarili mo, pag hindi natin ma-master yung mga sign na yun, magkalala yung problema. Spiritual, hanggang susunod na yung wala na tayo, hindi na tayo makaitindi, mainitin na yung ulo natin hanggang na-insecure. Kasi, saan ba yung oras natin, di ba? Sabi natin, oo nga, gano'n, nagkakasakit ako. Wala akong pera, wala akong trabaho, paano ba to? Kasi yung bago yung ibang tao naging success yan, binibuild nila yan. Marunong yan, may TV yan, nag-TV yan, budget ng oras. May laro yan, hindi lahat ng oras, nag-budget ng oras yan. May love life na, may limitation yan. Hindi natin masabi na puro buo lang lahat. May talaga po talagang objective or reason bakit ka nag-aaral, bakit ka nabubuhay, bakit ka nagtatrabaho. Ano bang dahilan? Tatanungin muna natin yung sarili natin, bali evaluation. Ano ba talaga ang gagawin ko? Paano ko matuto ang gusto kong dapat bagay? Gustong bagay na gusto ko malaman. Kasi ngayon, para na tayong mga zombie, cellphone na lang tayo talaga ako. So guys, meron akong cellphone, meron din akong books, naggagalaw-galaw din ako sa bahay, hindi ako puro cellphone na lang. Kasi, pag kailangan mo rin gumagalaw-galaw, anak ako po lang ako kung nag-recording ng video. Pero talaga guys, kung wala akong recording, busy po ako, puro galaw-galaw po ako. Kasi, marami tayong gagawin, marami tayong paplanuhin, marami tayong susulatin, hindi lang puro laro po. Ako, I am number one gamer po. Pero hindi masama ang game ha. Time limit lang, mga 31 hour, 30 minutes. Hindi buong araw ka na, buong gabi ka na maglaro. Wala ka na pa naman mag-study. Paano na lang ang buhay mo kung hindi ka mag-study? Paano ka makakatch up sa lesson? Paano ka pakatiwalaan sa mga tao kung hindi ka nag-aaral? Hindi masama maglaro. Kailangan lang masama yung hindi na tayo nakakontrol sa ating sarili. Hindi na tayo nakikinig. Puro TV na lang tayo. Yay! Saya-saya! Hindi nila alam. Ang pag-aaral na pala, napaka-importante. Ngayon, magsabi ng teacher, parang amnesia ako. Sakit ang ulo ko. Nakakinig ako sa teacher. Sakit ang ulo ko. Parang hindi ako makaget sa mga sinasabi niya. Oh, magsisearch na lang ako sa YouTube. Kasi may solution dun. Ako, ganun ako guys. Yung mga sabi ng teacher, sinusulat ko. Word by word, sentence by sentence. Ako guys, mahirapan talaga ako guys. Yung notebook ko, puro sulat. Ako, ganun ako. Yung sinasabi ko, natamaan ako sa sinasabi ako. Wala akong tinatamaan. Siya yung natamaan ko. Is ganun ako. Ganun ako na pagkatao. 29 years old ako, nagbabago. Curious ako, hindi ako nagbibisyo, hindi ko nag-aalak. Hindi ako mag-shota dyan, napasaway, wala. Mabait ko na ako na tao, pero ako nag-apuron din ako ng problema. Oo nga. Hindi perfect ang buhay. Hindi tayo lahat ng opportunity na pag-aaral tayo. Pero nasasabi ko sa inyo guys, ang pag-aaral, yung matuto tayo paano matuto is isang kurso yan, isang subject yan. Kasi sabihin ko sa iyo, ikaw ito, teacher, sabihin ka ng isang planetang lesson, sabihan ka. Pero wala kang nalalaman, hindi mo ma-perform ang sinasabi ng teacher, hindi mo nag-gets. O wala. Kasi pag kailangan mo ng isang, kailangan po natin yung library. Library, nasaan tayo mga learners natin? Para pag may trabaho tayo, maka-perform tayo, makasalita tayo, maka-write tayo, makatrabaho tayo ng maayos, maka-follow tayong instruction. Ngayon, dahil sa gaming, so wala tayong discipline sa ating sarili, hindi masama ang game sa, wala tayong disiplina sa ating sarili, hindi tayo natuto. Kadalasan, marami na aksidente sa trabaho. Oo, marami. Wala bisyo, girlfriend dito. Hindi naman masama yan. Kailangan natin tama, baka maging kimala. At saka, sa soft drinks, wala disiplina sa kinakain, kain dito, TV dito. Anong tinatanim natin yun ang mapapala natin? Kung anong ginagawa natin ngayon, ito ang time machine natin ngayon. This now, panahon mo ngayon. This day, this hour is our time machine. Kung anong ginagawa natin ngayon, ito ang nangyayari sa future.
kung wala kang plano sa kinakain mo, magkasakit ka. Kung wala kang plano sa buhay mo, maluloko ka, mag-broken-hearted ka. Kung hindi ka nag-aaral, wala kang trabaho. Kung nagtatrabaho ka, wala pag-aaral, aksidente pupuntahan mo. Problema o ma-fired ka. I'm not saying na perfect ako. I'm not perfect. I'm just like you guys. Ako, natuto na ako. Nakaalis na ako sa cycle na yan. Sa problema na yan. Ako dati, hindi ako mahilig magkikinig. Pag nagbabasa ako, guys, nagbabasa ako reading, developmental reading sa mga teacher. Isang libro, guys, isang page. Wala na ako, parang na akong na lasing. Sakit ng ulo ko. Ah, hindi ko naintindihan yung sentence. Ang dami ng paragraph, ang dami na, puro likrabo lang emotion ko. Hanggang June 2019, ngayon lang. Dalang buwan na ako nakarecover, guys, kung di pa ako nagbabasa sa libro sa mga teacher. Hindi ko naintindihan ang mundo nila. Parang boredom, parang bigat ng trabaho. Ah, sinuskas ka lang. Hindi mo lang alam na buhay, future natin yan. Napaka-intelligent yan ang mga teacher na yan. Pati teacher lang yan, bago ng teacher yan. Dadaan niya sa pinakamatalino yan. Kahit ano, pwede manager, paano. Di mo natindihan kasi ano mga teacher eh. Di ako nagmamayabang okay. Expert ako, master. Disclaimer, di ako magaling ha. Pero sasabi ko lang, sinishare ko lang, paano tayo matuto, makaintindi sa kahit anong bagay sa mundo, sa school, sa teacher, sa sarili natin. Oo, aminin natin. Ako, pasaway. Oo, pagagalitin ako kasi pinakinipirot ako sa mama ko kasi di ako naglalaba. Kasi anong inuna ko? Sanggo ko. Isa na ako. Yan, guys. Play mo break ka. Pag-uwi ka sa bahay. Pag-uwi sa bahay talaga. Laro, yun. Ah, sige, review. Excitement ako sa laro, hindi sa lesson. So, pagtanda ko, pag ngayon, nag-admit ako, nagsisi ako, bakit ako hindi nag-aaral? Bakit ako hindi nagpursige? Bakit ako nagkasakit? Masisi mo ba ang tanong ko ngayon? Pag nagkasakit ka ako, nagka-problema ka ngayon or sa future, sino masisi mo? Mama mo ba? Papa mo ba? Kapatid mo ba? Teacher mo ba masisi? Hindi kaya. Hinayaan lang na tayo nila, pero hindi nila alam na tayo pala ang gumagawa sa ating destiny. Oo, guide na rin sa prayer natin. Kailangan rin natin na mag-pray. Hindi ako scientific na, ano na, ATS, wala na akong paniniwalaan. Meron akong paniniwalaan. Israel. O sa Bible. Pero, kailangan natin ng guide sa Bible. Kasi, bago ako nagaling ganito, dumaan mo na ako sa Bible. Kahit magaling na ako sa Bible, guys, dumaan ako sa mga teacher, parang isang bundok, isang planeta ang pag-load ng utak ko. Kailangan mo, parang yung utak natin is parang gutom na 1,000 taon. Pag bububasa ka, anong itindihin mo sa teacher, overload ka, pero pagkatapos, babalik na yung memory mo kung anong purpose mo, anong reason mo, anong dahilan mo, bakit ka nabuhay sa mundo. Ganon! Kasi ating magulang is teacher natin yun, minsan. Na-mislead lang natin yung lahat ng bagay. We over-analyze, and yet done nothing. Na-analyze natin ang mundo, parang alam natin, pero wala tayong natapos, wala tayong nagawa. Ako, isa ako dyan. I admit from my work, from my school, from my college, from my technological. Oh, aral-aral ka nga, wala kang natandaan. Pero marami akong alam sa maraming bagay. Ako, ganun ako. I admit it, I'm not perfect, I made a mistake. Naiingit ako sa iba, pero, oy, alam mo na, sa Biblia, bawal na maingit, bawal ang mag-COVID. Uy, ang ganda ng sasakyan niya, ang ganda ng asawa niya, ang ganda ng anak niya. Ang yaman niya, marami siyang pera. Maganda ang trabaho niya. Ako, bawal kaya yan. Ako, pero, di na naman natin na nakawin siya kasi mayroon siyang ganun. Hindi naman. So, it means, individual po ang buhay. Tayo ang gagawa sa ating sariling paa. Sila, gagawa rin sila sa sarili nila ang daanan. Individual ang buhay. Kasi iba, bakit tayo magdadrugs? Kasi gusto nila instant money. Gusto nila... Ganun na lang, puro instant na lang lahat. Nagmamadali na lang tayo, hindi tayo nagpuporsigi, hindi tayo nagsisipag na mag-aaral. Tuloy, naging ganun ang sitwasyon natin. Hindi natin gusto na maging ganun ang buhay natin. Kung alam ko lang noon, kung alam ko lang mag-video, kung alam ko lang mag-explain, sana na-explain ko pa na sana to noon. Marami na sana akong subscriber. Pero ngayon lang ako, pero isip ko, hindi pa huli ang lahat. May chance pang lahat magbago. Lahat, may chance pa tayo na matuto tayo sa buhay. Hindi na tayo dapat maging ganito ng buhay natin. Everything, everyone has given a chance. Kahit ako. Pero yung chance ko na i-share ko ngayon, i-share ko sa lahat. Hindi lang sa sarili ko. Kasi, ganun talaga guys, may process talaga ang lahat. Para sa hagdanan. Kailangan ko
Itong goal natin sa taas, ito, gusto ko maging ng anak, asawa, trabaho, o pera, o ano ba yan? Kingdom of demons. Dito muna tayo sa baba. Oh, kasi dito tayo, walang taong, sabi ng Biblia, walang shortcut na taong adiretso makakiyat. Kailangan muna tayo ng hagdanan. Kailangan muna tayo ng step by step. Mag-aral ka muna, improve muna yung sarili, improve yung pagsimba mo, gagawa ka ng kabutihan, mag-learn tayo sa ating pag-aaral, matuto tayo sa ating trabaho, matuto tayo mag-ipon, kailangan natin na tamang ugali, tamang disiplina, bago tayo makapunta sa tuktok, guys. Wala pong shortcut na tao na diretso, kasi ang iba, para dadaan tayo, nasusugal tayo, isa ako, yung pintaro ko sa sweatress dyan. Pero ako, sharing lang to learning ha, yung sweatress ko, hindi talaga ako gambler. Researcher lang ako. Pero na-try na rin ako, tinaikin ako matagal na panahon na. So, bibigyan ba buta? Instead na nagsusugal ako, guys, bumibili ako ng book sa picture. Yung mga April, yung May. Dati, guys, hindi na ako tumataya. Matagal na. April yata ang last taya ko. April. Pag April, May, June, July, August. Apat na buwan, hindi ako nagbibili ng lotto ticket. Ang technique, guys, nag-aaral ako, nasa-study ako sa mga teacher para matinginian ko sila, guys. Hanggang yun, nagpasalamat ako sa resulta sa binasa ko, sa kalaman sa mga teacher. Ang ganda pala ng teacher. Pero hindi ko lang alam kasi computer ako eh, magdidikal na, pero okay lang siguro. Pero isipin lang, isipin natin ang mga bagay-bagay sa mundo. Hindi lang natin isipin yung isip lang natin. Dapat labas tayo sa ating isip. Hindi lang tayo sa sarili lang natin ang iniisip natin, ha? Pagkain, tulog, hindi mo alam kung saan ba galing yung pagkain natin. Hindi natin alam saan tayo nababayan ng tubig, kuryente, saan ba galing yung pera mo. Lahat may source yan, may process yan. Hindi yung pagkain na nilagay sa mesa mo, yung plato mo, saan ba galing yung mga pagkain mo. Bigas mo, mahal na bihal, mahal-mahal na pagkain kaya ngayon. Kung hindi tayo matuto, hindi naman kayo inisulto ko ha. Ganito lang talaga ako mag-express. Pero itindihin nyo guys. Imagine mo, lahat ng bagay mo, lahat ng pag-internet mo, lahat ng damit mo, lahat ng pagbayad mo sa school, lahat may source yan. Lahat po may process. Hindi ako nagmamayabang na ako, pero super master, super perfect. Ako guys, I admit my mistakes, mga mali ko dati. So sinishare ko lang sa FB ang mga mali ko, mga karanasan kong kamalayan, na ganun. You live, you learn by your own. Teacher are just guide to teach you. Na matuto ka rin. So, hindi tayo mag-expect sa teacher na sila magbigay sa atin. Magturo sa atin ng step by step. Sila ang magbibigay. Hindi, sa education kasi, ang expect ng student, mag-receive. Yung teacher, ang expect ng teacher ay, oy, natuto na kayo ha, kasi sinasabihan ako kayo, ganito, etc. Pero wala tayo, ang utak natin, blanco. Ako, isa na rin ako dyan. Blanco ang utak ko, hindi ko ma-perform, hindi ko maintindihan ang sinasabi sa teacher. Sinong kawawa? Teacher! Ba? Hindi. Ako ang kawawa, guys. Tayo. Hindi ko nagmamayabang. Bali, na-learn ko na discipline tayo, control our time. Kung maglaro ka, 20 minutes, 15 minutes. Kung mag-Facebook ka, 10 minutes, 15 minutes. Magawa ka naman ng ibang bagay, ganun. Tulong mo sa bahay, study ka, practice ka. Practice kasi ng health mo, hindi lang puro laro. Ako guys, ako, I admit, ako, isa na rin ako sa sinasabi ko. Ngayon, bago ko ito nasabi, nakagising na ako sa reality na hindi pala, umabot na ako sa nagsisi na. Ito, 2000, year 2000, ngayon, 2020 na, 2019. Nagsisi ako guys sa mga boundary. Ginagawa ko lahat ng solusyon pero hindi ko nahanap ano talaga ang solusyon. Pero ngayon, salamat sa kasipagan ko, sa hindi ko nagmamayabang, pasalamat ako sa langit, sa mga taong na nag-share sa kalaman nila, ganito talaga guys ang reality. So, sana matuto kayo sa part 3, gagawa ako sa next time na siguro, sa Sunday, tignan nyo na lang. Pero ngayon is, pahapon na, pagod na ako, so maraming salamat po guys. Please like and subscribe, I will do my best na masolve natin paano tayo makaintindi sa lahat ng bagay. Hinanap ko lang po anong dahilan. Hindi po kayo inaway, hindi kayo inisulto. Ganito lang talaga ang tunong ko kasi maingay, maligid, maulan. Para klaro lang po yung boses ko. So, huwag nyo lang ibahin pag-intindi. So, maraming salamat po guys. So, maraming salamat po. Congrats po. So, sana matuto tayo sa ating school. Pareha lang po tayo lahat. So, thank you po guys.